Muli nating pinatunayan, tayo pong mga kabataan ay hindi nakakalibot,
Kahit sinasabi nila, ang mga millennials ay walang alam tungkol sa batas militar. Pinakita natin yun. Malinaw sa atin kung ano ang naging krimen ni Marcos noong panahon ng diktadurya. Alam na alam po natin kung gaano kahirap ang nararanasan ng mga mamayang Pilipino noong panahon ng batas militar. Alam natin ang mga kwento ng mga nakakatanda, ng mga survivor ng martial law, kung paano sila tinorture, kung paano dinakip ang kanilang kamag-anak, kung paano pinagpapaslang ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak, at hanggang sa ngayon, wala pa rin gustisyang nakakabit. At hindi nakapagtataka kung bakit sa araw na to, punong-puno ng poot, punong-puno ng galit at lungkot ang nararamdaman sa puso ng bawat mamayang Pilipino. Alam natin, malinaw sa atin, walang bait ng kabayanihan yung diktador na si Marcos. Sinasabi po natin, magsisingin po tayo, mananagutan niya ating gobyerno. Huwag po silang magtataka kung isang gabi na mga kabataan, pusang papasok dyan sa libingan ng mga bayani at persang upahin yung bangkay ni Marcos. Kung saan siya karapat dapat, dahil tayo mga kabataan, alam na alam natin kung ano ang ating papel sa paglikha ng pagbabagong panlipunan. Alam na alam natin kung ano ang ating papel sa paglikha ng kasaysayan. Ilang beses na tutong napatunayan kung manauna ang henerasyon ng mga kabataan. Napakaraming nagbuwis ng buhay para lamang magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Tayo pa ba? Tayo pa ba hindi matututo sa kasaysayan? Marcos, diktador! Hindi bayani!